Magandang gabi po mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nasa lesson 2 ng ating pong 10 days of prayer. Ang ating leksyon ay may kinalaman sa bumalik sa lugar ng pag-aalaala. Ano-ano po ba ang mga bagay na ating inaalala? Marami po tayong mga good and bad memories. Marami po tayong iba't ibang mga karanasan. Mula nung tayo ay bata pa hanggang ngayon. At araw-araw po, tayo ay bumubuo ng mga alaala. Pero kadalasan, ang mga hindi po natin makalimutang mga karanasan at palagi po nating naaalala ay yung mga bagay na hindi pangkaraniwan na atin pong naranasan. Halimbawa, ang ating kasal, ang ating special na birthday celebration, ang karanasan natin sa pagpunta sa ibang bansa, or kapag nakasama natin ang mga kilala at mga sikat na mga tao. Dahil ito po ay may mga extraordinaryong karanasan, hindi po siya pangkaraniwan. Ako po, personally, hindi ko makalimutan ang aking huling pagbubuntis na napakahirap at walang kain, walang inom ng tubig, walang tulog sa loob ng almost 3 months dahil sa severe hyperemesis gravidarum. Halos wala akong ginawa kundi sumuka hanggang matapos ko ang aking first trimester sa ospital. Hindi ko po ito makalimutan kasi hindi ito pangkaraniwan sa aking naging karanasan na halos ako po ay manghina at mamatay. Pero sa karanasang ito, nakita ko rin at naranasan ko na experience ko ang paggabay, ang proteksyon at ang presensya ng Panginoon sa panahon ako po ay nahihirapan. Kaya sa tuwing ako po ay nakakakita ng mga buntis, it keeps me on reminding about my past pregnancy. At mas pinupuri ko ang Panginoon dahil dito. Sa tuwing nakikita ko po ang aking bunsong anak na pinakamahirap kong ipinaglihi, naaalala ko kung paano ako iningatan at tinulungan ng Panginoon. Alam ko po na marami rin tayong mga experiences na extraordinary. At nakita natin ang kapangyarihan at paggawa ng Diyos sa atin pong mga buhay. At yan po ang pinapaalala sa atin ng atin pong leksyon ngayong gabi. Na huwag nating kalimutan, kundi atin pong palaging balik-balikan at alalahanin ang mga bagay na ito. Sa Biblia, ito po ay binigyang diin sa Genesis 12:7. Ang sabi po, at doon siya nagtayo ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kaniya. So ang altar po, ito yung tinatawag nating dambana sa Tagalog. Noon po sa panahon ng Biblia, sila ay nagtatayo ng dambana o altar upang maghandog sa Panginoon, magpuri at sumamba sa dakilang pangalan ng Panginoon. Mula sa panahon po ni Adan at ni Eva hanggang sa mga sumunod na mga salinlahi, ito ang kanilang naging practice, particularly sa lumang tipan. Sa Biblia po, ang altar o dambana ay palaging kumakatawan sa mga lugar ng pagtatalaga at paggunita. Ibig sabihin, kapag ginugunita natin, inaalala natin at ito ay hindi natin nakakalimutan. Ang mga ito ay isang panlabas na simbolo ng personal na koneksyon ng isang tao sa Diyos, ng pagkilala at pagsamba ng isang tunay at buhay na Diyos. So ibig sabihin po, simbolo siya ng atin pong koneksyon sa atin pong Panginoon. Ang mga altar ay madalas na itinatayo upang gunitain, alalahanin ang mga pakikipagtagpo sa Diyos na may malaking epekto
sa buhay ng isang tao. Kapag ang Diyos ay gumawa ng isang bagay na supernormal, supernatural, or super special, ibig sabihin, hindi pangkaraniwan, hindi siya ordinaryo, kundi kakaiba. Pwede pong ito ay isang milagro o isang karanasan, hindi po, hindi siya pangkaraniwan. Ang mga nakatanggap ng makapangyarihang gawa ng Diyos ay madalas na nagnanais na hindi ito malimutan. Kung kaya, sila po ay nagtatayo ng isang altar, isang lugar para sa pag-alaala sa lugar o sa karanasan na kung saan nakita nila na ang Diyos ay gumawa sa kanilang buhay. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham or Abram sa Genesis 12:7 na ibibigay niya ang lupain ng Kanaan sa kanyang mga lahi, si Abraham ay nagtayo ng altar doon dahil sa supernormal o extraordinaryong pakikipagtagpo ng Diyos sa kanya. Hindi po pangkaraniwan ang pangyayaring iyon. Sa sandaling yon, nangako ang Diyos na hihigitan niya ang lahat ng normal sa buhay ni Abraham. Alam natin po na si Abraham at si Sarah ay matanda na, pero wala po silang anak. Subalit ang Diyos ay nakipag-usap kay Abraham at binitawan niya ang kanyang pangako na si Abraham ay gagawin niyang ama ng mga bansa at pararamihin niya ang kanyang lahi. Kung kaya't sa kanyang binhi, lalabas ang maraming lahi at makapangyarihan bansa. Kaya si Abraham po ay nagtalaga sa Panginoon ng isang lugar upang alalahanin ito ang pakikipagtagpo ng Diyos sa kanya. Nang si Isaac din po ay gumagala sa disyerto ng Gerar at nakikipaglaban sa mga tagaroon dahil sa tubig ng balon, ang Diyos ay napakita din sa kanya at nagsabi sa Genesis 26:24, "Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Pagpapalain kita at pararamihin ang iyong mga supling." Ginugunita ni Isaac ang banal na pagtatagpo na ito sa pamamagitan ng altar sa mismong lugar na yon dahil ang pagkikipagtagpo niya sa Diyos ay hindi pangkaraniwan. Nangangahulugan po na kapag sila ay nakaranas ng ganitong karanasan, hindi nila ito kinakalimutan, kundi sila ay gumagawa, nagtatakda at sila po ay nagtatayo ng bagay upang patuloy nilang maalala ang paggawa ng Diyos sa kanila. Ang anak na Isaac na si Jacob ay naglakbay patungo sa isang lugar na tinatawag na Bethel. Ito po ay mababasa natin sa Genesis 35:3 na kung saan nagtayo ng altar si Jacob bilang parangal sa Diyos na nagpakita sa kanya sa kanyang pagtakas mula kay Esau. Dahil ang pakikipagtagpo sa Diyos ay napaka-espesyal. Kaya si Jacob ay nagtayo doon ng isang altar upang alalahanin ang kapangyarihan ng Diyos. Imaginin po natin, si Jacob noong panahon na yun ay tumakas sa kanyang kakamban at kanya pong iniingatan ng kanyang buhay. Hindi niya alam ang lugar na kanyang pinuntahan. Inabutan na po siya ng gabi doon. Subalit ang Diyos ay nakipagtagpo sa kanya upang ipardama
at ipakita sa kanya na ang Diyos ay kasama niya at siya ay pinoproteksyonan. At sa kanya pong panaginip, naroon ang mga anghel na paruot parito, umaakyat sa hagdan upang siya ay bantayan. Napakasaya at napakasarap ng karanasan ni Jacob kung kaya't siya po ay nagtayo ng altar sa lugar ng Betel upang alalahanin ang paggalaw ng Diyos sa kaniyang buhay. Si Gideon ay nagulat at natakot nang magpakita sa kanya ang Diyos ng may kapayapaan at tinawag siya ng Diyos para pamunuan ang bansa sa pakikipaglaban at sinigurado ng Diyos ang tagumpay sa pamamagitan ni Gideon. Labis na naantig si Gideon kaya nagtayo siya ng isang altar sa lugar at tinawag itong si Jehovah ay kapayapaan. Yan po ay nasa Hukom 6:24. Dahil ang pakikipagtagpo niya sa Diyos ay napaka mapayapa. Sa gitna po ng kanilang pakikipaglaban, sinigurado ng Diyos ang tagumpay kay Gideon. Kaya ang takot ni Gideon ay nawala at siya po ay nagkaroon ng pagtatalaga sa Diyos na ang altar na itong itinayo ni Gideon hanggang ngayon ay naroon pa sa Ofra sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezer. Na hanggang ngayon, kapag makikita po yan ng mga tao, maaalala nila na minsan sa buhay ni Gideon, ang Diyos ay gumalaw. Ang Diyos ay gumawa. Bagamat ang kanya pong naging karanasan ay naging kakaiba, ang Diyos ay gumawa sa kaniyang buhay. At ito po ay kailanman hindi makakalimutan ng kanyang lingkod na si Gideon. Mga kapatid at mga kaibigan, sila ay ilan lamang sa mga nagtayo ng altar o dambana upang alalahanin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Noon hanggang ngayon, ang Diyos ay iisa. Ang Diyos ay pareho pa rin. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ni Gideon. At ang atin pong Diyos ay iisa. Hindi siya nagsasawa na mahalin tayo at patawarin tayo. Siya ay patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Nawa ay ating palaging maalala ang kabutihan ng Diyos sa atin na sa bawat karanasan natin sa araw-araw, maging karanasan natin ang paggawa ng Diyos. Maging bahagi siya ng atin pong mga memories. Saan mang lugar, maari nating itayo ang altar na kung saan tayo makikipag-usap sa Panginoon. Maaring hindi ito literal na altar na katulad ng ginagawa noon ni na Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ni Gideon. Pero ang ating pong paglalaan ng panahon upang makausap ang ating Diyos, upang sambahin siya, purihin siya at makipag-connect sa kanya ay napakahalaga upang maalala natin ang kanyang kabutihan. Sa atin pong mga tahanan, maaari po tayong magtalaga ng ating altar na kung saan doon tayo magkakaroon ng atin pong mga family worship. Naroon ang ating mga Biblia, nandoon ang ating mga hymnal, ang mga libro na magpapalakas ng ating pananampalataya. At sa lugar na yan, pasasalamatan natin ang Diyos, kikilalanin natin ang kanyang kapangyarihan at paggawa sa ating mga buhay kasama ng ating pong mga anak at ng ating buong pamilya. Sa atin pong mga trabaho, maaari po tayong magtalaga ng isang lugar doon na kung saan kahit nasa trabaho po tayo, maaari nating kausapin ng Panginoon. Maaari tayong makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia
at pananalangin. Ang pagtatalaga po natin sa Diyos ay tunay na napakahalaga. At ang pag-aalaala natin ng kanyang kabutihan ay isang bagay na makapagbibigay sa kanya ng kaluwalhatian. Sinabi ni Ellen White sa aklat ng From Eternity Past, page 76, nagpakita sa atin si Abraham ng isang karapat-dapat na halimbawa. Ang buhay niya ay isang mapanalanginin, saan man niya itayo ang kanyang tolda. Malapit sa tabi ay itinayo ang kanyang altar na tinatawag ang lahat sa loob ng kanyang kampo sa paghahandog, sa umaga at gabi. Nang maalis ang kanyang tolda, syempre nananatili ang altar. Ang mga gumagala na Canaanites ay tumatanggap ng tagubilin mula kay Abraham at saan man ang isa sa mga ito ay dumating sa altar na iyon, doon niya sinasamba ang buhay na Diyos. Tayo kaya mga kapatid, mga kaibigan, anong mga pagpapala ng langit ang gusto nating maalala sa hinaharap? At anong altar para sa Diyos ang itatayo natin ngayon? Hilingin po nawa natin sa Panginoon na tulungan tayo ng Panginoon na makapagtayo ng mga altar sa ating mga kanya-kanyang tahanan o saan mang lugar upang doon natin siya pupurihin at luluwalhatiin at doon natin alalahanin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapatawad at ang kanyang paggawa sa atin pong mga buhay. Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon sa atin pong napag-aralan.